Maraming salamat sa laging pagsuporta. Ano mga ka-friends, isa na naman magandang araw ng Linggo. Siyempre nakikita nyo medyo maganda yung gupit na yun. Oh my God! At siyempre, kasama ko kayo. Ayan, mga ka-friends, nakalabas na naman tayo ng Gigico Metro Station. Medyo ano, nag-iiba na yung klima ngayon kasi papasok na yung summer. Kaya medyo paano-ano, paiba-iba siya. Minsan ano siya, cloudy. Minsan biglang iinit, tapos minsan nagsa-sunstorm siya. Katulad ngayon, medyo hindi ko alam kung anong panahon yun eh. Medyo maano siya, makulimlim kanina, pero ngayon lumiliwanag na. O nga pala, nung nasa sato, balik ka natin nasa sato tayo. Alam niyo ba mga ka-friends, ang tagal kong tumira doon sa Satwa. Kasi yung tinuro ko nga sa inyo na, sorry nga pala yung nabanggit ko na Little Manila, hindi pala Little Manila yun, ano pala yun, Tango Manila. Tapos nagawa na rin sila ng bagong building doon sa atap ng Almaya. Yun, talagang minention doon sa building na ano na Little Manila. Kasi lagi nilang sinasabi na ang Satwa is Small Manila kasi halos maraming Pilipino. Actually, hindi naman totally maraming Pilipino nakatira ron eh. Eh syempre tayong mga Pinoy, alam nyo naman mga ka-friends, na nagkalat tayo lagi, lalo-lalo na during weekends. Ginagawa mo! Kasi nasa kultura na natin ng ano eh. Masyal, kumain sa labas, diba? Kaya ayun, na ano, napangalanan tuloy siyang Little Manila dahil sa dami ng mga Pilipino. Kaya ayan, panibagong araw na naman natin. So, maraming salamat sa laging pagsuporta at laging pagsama sa mga video natin na to. Meron pala tao doon sa likod. Hindi ko nakita. Hello guys, good morning. Ayan mga ka-friends, Surip Card. Nasa likuran ko pala, hindi ko napansin. Double kita. So, yun nga, balikan natin uli yung tungkol doon sa Satwa. Medyo maraming pagbabago nang pumunta tayo, hindi katulad siya dati. Ang kagandahan lang kasi doon, yun nga, lahat ng mga ano, kailangan mo, maraming shops, kung ano yung mga kailangan mo, nandun lang sa paligid eh. Para siyang divisoria. Pero ang disadvantage naman nun is, pag yung uuwi ka, maipit ka sa traffic dahil sobrang traffic ka mga ka-friends, sobrang traffic talaga. Hindi ko alam kung bakit ganun yung area na yun. Siguro nga dahil maliit yung kalsada, tapos maraming sasakyan na dito sa Dubai. Kaya ayun, nag-decide na rin kami na mag-move dito sa Dera, yung area dito sa Dera. Kaya lang yung cost of living dito sa Dera medyo mataas ng konti. Kasi nga more on commercial area kasi din, sa kakilalang ano, pinaka well-known na landmark sa Dubai, maski noon pa. Kasi Dera yan eh. Kaya nga nabanggit ko sa inyo yung clock tower before. Yun talaga yung famous landmark eh, ng Dera. Kaya kung isa-search nyo mga ka-friends sa ano, sa Google, talagang ano, isa sa old landmark yung Dera Clock Tower. So ano na naman kayang mangyayari tong araw na to? Panibagong simulain na naman. Tapos ano nga pala, oh, hindi ko masyadong na-picture sa inyo yung ano eh, yung mga gulayan. Kasi medyo yung mga tao na ano sila. Kaya minsan, hindi nyo napapansin,
bigla kong kinakat yung ano natin, yung video natin, kasi pag meron tayong nahagip na ano na tao na medyo hindi ano, hindi aware sa mga vlogging, yung YouTube and all. Ginagawa mo? Kasi palibasa nga Islamic country rin, medyo conservative sila. So yun ang iniingatan natin. Sa mga public places, medyo limitado yung ano natin, yung ating pagbablogs. Kasi lalo na katulad sa loob ng tren, gusto ko man mag-vlog sa loob ng tren pero hindi natin magawa kasi baka meron tayong mahagip na ano eh, na yung biglang mag-react. Ah, ka talaga uwi, no? Yung magkukos siya ng ano, ng delays, saka magkukos siya ng problema. So yun din ang iniiwasan natin. Kasi tayong mga nagbablogs, ang purpose natin is ang lagi nating priority yung interest ng nakararami, hindi yung interest mo lang. Kaya yun, isa yun sa natutunan ko sa mga famous vloggers na napapanood ko. Kaya medyo ingat-ingat din tayo sa mga moves natin. 8 hours later. Hello mga ka-friends! Tapos na naman yung trabaho. Sobrang lamig. Sobrang lamig. So ayan nga mga ka-friends, medyo giniginaw kami dahil sobrang lamig ngayong araw na to. Kasi yung ulan kanina eh, kaya medyo maginaw. Giniginaw ako. Buti ba si Richard? Wala ng ATM. Buti ba si Richard hindi giniginaw eh. Yung ako makapag-on niya. Sobrang ginaw ngayong araw na to. Grabe, maginaw. Ano ba yan? Sko, grabing ginaw. Nanginginig ako. Ano ba yan? Sobrang ginaw guys. Pero humigit ka pa. Gagasas ka mo sa high. Ikaw na lang pag-alala. Ay ganun. Ano ka ba ito? Bukas na lang. Oo nga. No, mag-alala na yun. Nandiyo ko sa? Yeah. Yes ma'am. Alin? Yes, na-receive ko. Nandun sa table mo. Malaking karton. Okay. Maaga mga 4:45. Yeah. Okay, ano pa? Abot na lang dyan, Clea. Sorry, yun nga mga kasabi na kita dito ko pa rin, sura namin. Ako giniginaw talaga ako, inaamin ko, pero sila, hindi sila giniginaw. Lalo na sa Edwin, hindi ko niginaw. Ginaw, grabe. Kulay na. Sobrang ginaw. Grabing ginaw ngayong araw na ito. Parang may icing mo na nyo. Mapasok sa loob ng pantalong ko, saka sapatos ko yung ano, ginaw. Oo. Ay, sa gata. Ay! So ayan mga ka-friends, inabot na tayo ng ulan, wala pa naman tayong payong. Umuulan na. So, medyo kailangan natin magmadali, umuulan. Sobrang lamig na tapos umuulan pa. So tuloy natin yung vlogs natin maya-maya mga ka-friends kasi mababasa na tayo talaga. Sobrang lakas ng ulan. Buti na lang kamo nakakasilong tayo dito sa mga gilid-gilid kasi talagang totally umuulan na, basa na ako.
maginaw pa. Tatawid tayo dito mga ka-friends. So ayan mga ka-friends, nakasulog tayo dito. Umuulan.